Para sa ating unang video, tatalakayan natin ang isa sa pinaka-pinag-uusapan at sinasabing kauna-unahang epektibong COVID-19 vaccine, ang Sputnik V. Ngayon ay pinag-aaralan pa rin ang posibleng maging bakuna sa sakit na COVID-19. Maraming bansa ang nag-aaral para sa posibleng maging solusyon sa pandemyang ito. May ilan pang mga pharmaceutical companies sa iba't ibang bahagi ng mundo na nasa phase 3 na ng kanilang clinical trials. Ilan dito ay ang AstraZeneca, Moderna, BioNTech, Sinovac, Sinopharm at CanSinoBio. Kamakailan lamang ay inanunsyo ni President Vladimir Putin ng Russia na aprobado na ang kanilang COVID-19 vaccine na Sputnik V. Maaaring nagtataka kayo sa mabilis na progreso ng Russia at agad itong nakapag-produce ng COVID-19 vaccine. Ayun ay dahil sa ang komposisyon ng bakunang ito ay sinasabing orihinal na nakabase sa MERS-CoV na matagal na nilang sinasaliksik at pinag-aaralan. Bago gawin ang clinical trials sa tao, ay una na nila itong sinubukan sa mga hayop tulad ng unggoy at kuneho, at ligtas naman ang naging resulta nito. Sa ginawa namang human trials sa phase 1 and phase 2, sinubukan nila ito sa mga edad 18 hanggang 60 at wala naman umanong side effect ito maliban sa sakit ng pinagturukan, pag-init ng katawan at sakit ng ulo. Hanggang 2 taon daw ang kayang ibigay na proteksyon ng Sputnik V sa mga mababakunahan ito. Sa mga nasabing progreso ng Sputnik V, marami pa rin ang nababahala rito dahil hindi pa nito natatapos ang iba't ibang stages ng trials. Gayunpaman, kabilang ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa na sasailalim sa Phase 3 clinical trial ng bakunang ito. Kung pasado ang resulta ng pagsusuri, pwede na itong irekomenda sa Food and Drug Administration at iturok sa 500 hanggang 1,000 Pilipinong lalahok sa trial. Ayon pa nga kay President Duterte, siya ang unang magpapabakuna nito sa harap ng publiko para makasiguro. Ganito na lamang katibay ang tiwala ng ating presidente sa Russia. Ngunit, handa na nga kaya tayo sa ganito kalaking desisyon ng ating bansa? Ito na nga kaya ang kauna-unahang ligtas at epektibong COVID-19 vaccine. Ano pa man ang kalalabasan, ay maging positibo tayo na ito na nga sana ang unang sagot sa tuluyang pagpuksa ng pandemyang kinakaharap ng mundo. Nagustuhan niyo ba ang video nito? Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para maging updated sa mga susunod na paksa na ating tatalakayin. See you sa next video ng Mind Blown Philippines!